Dito po sa Russia TV at kayo po ay aming wini-welcome na subaybayan at pakinggan po ang debate ito hanggang sa matapos nang sa ganun atin pong mailahad ang tunay na katotohanan. Ang topic ko po ay patunayan ko na ang Daniel City 25 ay tumutukoy sa Roman Catholic Church base po sa Biblia at mga referensya. Maraming salamat po. Back to you, Mr. Moderator. Okay, so si Edwell Ortalesa pala, lagi naming kasama yan dito sa aming grupo. Isang magaling na debater din ng Seventh-day Adventist. At marami na din akong na-moderate na mga debate niya. Klase-klaseng pananampalataya. At maraming salamat. At nandito tayo ngayon, mga kapatid, para magharap sa isang debate. So sunod natin yung negative naman. Okay, ako pa rin ito hanggang ngayon, paus pa rin. Diyan, Lola Bado po, at your service, Brother Russia. Okay, si Brother Chando, at isa ito sa host ng Puto Por Punto. At siguro kilala nyo yan, lalong-lalo na pag kayo ay nakapfollow, nakasubscribe sa kanilang page. No? So hindi na natin patatagalin mga kapatid, at dito tayo sa ating topic ko. Again, ang ating rules and setup ng debate, alam naman ng dalawang to, standard rules ng Russia TV. At ito na nga, at bibigyan ko, ako na din yung magta-timer, no? So magsiset lang ako ng time dito mga kapatid, ha? Ayan, so Bro Edwill ng Seventh-day Adventist, 10 minutes para sa iyong patutunayan, bro. Your time start now. So ngayon mga kaibigan, atin na pong umpisan po ang ating topiko. Patunayan ko na ang Daniel Shetty 25 ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. At ito po ay isang topiko na talagang very controversial mga kaibigan. Okay, alam ko po lahat ng mga Protestanti ay gumagamit nito upang itukoy sa naturang samahan. Ngunit ito ngayon mga kaibigan ang kompleto, konkreto na pagpapahayag upang matukoy kung sino nga po ba ang pinapatungkulan nito. Basahin po natin ang talata mga kaibigan, Daniel 7:25. Ang sabi rito, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng katastasan at kanyang isiping baguhin ang pananahon at ang kautosan. Sandali ah. Balitin, sandali po, mga kaibigan. Baguhin ang kautosan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ganito ang sabi, no? Sa talatang 23, mga kapatid, ang sabi po rito. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na karian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng karian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Ngayon mga kaibigan, ang hayop na ito mga kapatid ay ang sabi kanina mga kaibigan, no? Ang sabi kanina na ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa. Kung ang ikaapat na hayop sa Daniel City ay ikaapat na kaharian, ito po yon. Ang Roma po ang siyang ikaapat na kaharian sa Daniel City, mga kapatid kaibigan, na umiiral na makapangyarihan sa buong mundo sa kanyang kapanahunan. Ito po ay 168 BC hanggang 476 BC. At ang ikatlong kaharian naman mga kaibigan, sandali po ay i-share screen ko muna ha mga kaibigan ang atin pong presentation para lalong maganda.
Eto, share screen po natin. Share screen. So, ito na po mga kapatid at mga kaibigan. So, ang ikatlong hayop mga kapatid, mga kaibigan, ay leopardo na may apat na ulo at mayroong apat na pakpak. At ito ay ang ikatlong kaharian mga kapatid. So tayo po ay descending order mga kaibigan, no, sa ating pagpapaliwanag ng ikatlong hayop leopardo. Ito po ang Grisya noong 331 up to 168 BC. At ang ikalawang hayop mga kapatid kaibigan ay ang uso na mayroong tatlong tadyang nakagat ng kanyang mga ngipin. At ito po ang Medo-Persia noong 539 up to 331 BC. At siyempre, ang unang hayop na siyang leon na may pakpak ang siyang Babylonia noong 605 hanggang 539 BC. Ngayon, balik po tayo mga kaibigan sa pang-apat na hayop na walang iba kundi ang Roma mga kapatid at kaibigan. Ang hayop na ito ay, sabi rito, mayroong 10 sungay at 7-8 ng Daniel. Ang sabi po rito, aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito. Sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti na sa harap niya ay tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. At siya ay magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay tatlong hari. So mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung pagkabuwag ng Roman Empire sa Western Rome. Itong 10 mga kaharian mga kapatid. Ito po ay Anglo-Saxon, Franks, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Visigoths, at Suebi at Vandals mga kapatid. 10 kaharian na ito naman po ay kumakatawan, pumapareho, pumaparalel mga kapatid doon sa Daniel 2 na yung ribulto sa panaginip ni Haring Nabucodonosor na mayroong 10 mga daliri sa paa. Okay? Sa Daniel 2, 10 daliri ng mga paa. Siyempre 10 yun. At dito naman sa Daniel City, yung pang-apat na hayop ay 10 sungay. Pare-pareho mga kapatid. Now, ito po yung mga bagong pangalan. German, Swiss, France, Italy, English. Last 4 minutes. Spanish, Heruli, Vandals, Ostrogoths. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang kasunod, no? So, yung apat na mga description mga kapatid, narito. Siya po ay among the 10 horns. At siya po ay lumitaw after 476 AD. Bago siya po ay maliit na sungay o kay maliit na kaharian. At ito po, binunot ang tatlong mga sungay mga kapatid. At tatlong sungay ay mga kaharian din mga kapatid. Kay mamaya atin pong pag-aralan ang tatlong mga bansa na binunot o kay winasak hanggang sa ugat na ano pa't hanggang ngayon. Wala na pong masumpungan sa mga kaharian ito. Now, eto po. So, ngayon mga kapatid, ano pong mga kaharian ang binunot, no? Okay, patuloy po tayo. Ang panglima mga kapatid ay human leader. Siya po ay merong leader na tao na nagdidesisyon anuman ang kanyang magustuhan. Sa pang-anim mga kapatid, diverse siya po ay kakaiba na bansa na kakaiba kaysa kanyang mga kapwa bansa sa mga 10 sungay na hati doon sa Roman Empire. At siya po ay merong gawain na pamumusong blasphemy. At siya nga po ay inuusig niya ang mga banal ng Diyos. Pangsiyam, kanyang binago ang kautusan ng Diyos at siya ay merong pag-iral ng 1,260 years mga kapatid. Ngayon sa pagpatuloy, okay, eto po. Ngayon mga kapatid, meron tayong pang number 11 based in Rome.
siya po ay nakabase sa Roma, mga kapatid. No? Pang-onsi po yan na mga palatandaan upang matukoy natin kung sino po ang... 2 minutes na lang. Okay, tuloy po tayo. So ngayon, mga kapatid, is the Vatican a kingdom? Ang Vatican po ba ay kaharian? Yes, ito po ang patunay. 174 nations have diplomatic relationship with Vatican, mga kapatid. Siya po ay nasa gitna ng Italy, a city within the city, a kingdom within the kingdom. Now, after, okay, idiretso na po natin to, kulang ang ating panahon. AD 538, the year when the Ostrogoths collapsed, it was out of the smoking ruins of the Western Roman Empire and after the overthrow of the three Aryan kingdoms that the Pope of Rome emerged as the most important single individual in the West. Ito po ay sa McKinsey Catholic Church, page 14. Now, tuloy po tayo. The head of the closely organized church, well, a carefully defined creed and with vast potential for political influence, dozens of writers have pointed out that the real survivor of the ancient Roman Empire was the Church of Rome. The papacy's power became supreme in Christendom in 538 due to a letter of the Roman Emperor Justinian, known as the Justinian's Decree, which set up the acknowledged the Bishop of Rome as the head of all churches. Now, it gave the papacy political power, civil power, as well as ecclesiastical power. So mga kapatid, ang Papa sa Roma, merong dalawang kapangyarihan, political power and ecclesiastical power. This letter became part of Justinian's Code, the fundamental law of the empire, and the year Pope Vigilius ascended the throne under the military protection of Belisarius, History of Christian Church, Volume 3, page 327. Okay. So, nadinig nyo yung tunog at time na tayo, mga bro. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Set ko lang yung aking time, ha? 7 minutes. Ayan. So, your time start now, bro, Jando. Okay, ang unang tanong, saan sa Biblia mo nabasa, Edwil, ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Okay, ang tanong, sagot, saan? Ang sagot ganito, base sa mga description, Mr. Jando. Litra por litra, wala. Litra por litra, wala. Ngunit, mayroong mga description na tiyak hindi ka makawala, Mr. Jando. Hindi ka makawala dyan. Next question. So, inaamin mo ngayon na hindi pala mababasa sa Bible ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Yes or no? Yes. Hindi po mababasa litra por litra, pero base po sa mga palatandaan. 11 na mga palatandaan. Mamaya, may pang 12 pa. Tiyak, Roman Catholic Church ang tinutukoy dito, Mr. Jando. Next question. Sinong Protestant Bible scholar ang nagsabi ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Sinong Roman Catholic Church? Okay. So, Adventist scholar, marami kami, no? Mga aklat namin, tinutukoy po talaga yan na ang Daniel 7:25 okay, ang maliit na sungay ay tinutukoy talaga Catholic Church. Time stop muna, ha? Okay, anong objection natin, negative? Ang tinatanong ko sa kanya, Protestant Bible scholar. Sinong Protestant Bible scholar ang nagsabi ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Okay. So, meron kang dinidiin doon sa Protestant scholar, no? Tingnan ko muna yung counter objection ni Brother Edwil ng SDA. Ano, meron ka, bro? Or mag-decide ako? Okay. Sa ngayon, bro, wala akong makuha ngayon, no? Pero mamaya,
magkakaroon tayo niyan, mga kabatid, kung sinong Protestant scholar na tumuturo na ang Daniel 7:25 ay tumutukoy sa Protestante. Mamaya. Okay. So, malinaw naman yan, Bro Jando. So, ipuproceed ko muna, Bro, para 5 minutes and 21 seconds pa ito. Next question, Bro. Next question. Sinong Catholic Bible scholar naman ang nagsabi na ang Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Normal wala! Hindi pa namang siraan yung reliyon mo? Hindi talaga yun! Ha? Siyempre, kakampihan mo tayo. Ikaw nga, kinakampihan mo eh. Ha? So, yung tanong mo, hindi makatarungan Brother Jando eh. Kapalitan mo tanong mo. Next question. So, inaamin mo ngayon na yung doktrinang yan ay gawa nyo lang mga Seventh-day Adventist. Yes or no? Normal! Base po sa mga palatandaan, kayo po talaga yon. 10 mga description, tumutukoy talaga sa inyo. May panglabing isa pa, may panglabing dalawa pa nga eh. Mamaya, ialahad ko to. So, inaamin mo ngayon na yan ay private interpretation nyo lang ng mga SDA na yan ay tumutukoy sa RCC. Yes or no? Private? Marami din. Pati mga Protestant. No? Marami din ang tumutukoy na ang maliit na sungay kayo yon, Mr. Jando. Next question. Okay. Daniel 7:23. Ano ang ika-apat na kahariang lilitaw sa daigdig? Ano ang ika-apat? Siyempre, Roman Empire. Una, Babylonia. Pangalawa, Medo-Persia. Pangatlo, Gresya. Pangapat, Roma. At ang 10 sungay sa Roma. Malit na sungay sa Roma. Kayo yun. Oh, next question. Saan sa Biblia mababasa na ang Roma ang ika-apat na kahariang lilitaw sa daigdig? Saan sa Biblia? Okay. Saan sa Roma? O saan sa Biblia? Okay. Ang Roma, ang siyang kasunod ng Gresya in the battle of Noong 168 AD. Walang iba. Time stop muna. Time stop muna, bro. Time stop muna, bro. Edwin. Roma. Wait lang, bro. Edwin. So, unahin natin yung ating objection ng negative. Bro Jando, ano yan, bro? Ang tanong ko, Brother Russia, saan sa Biblia mababasa na ang Roma ang ika-apat na kahariang lilitaw sa daigdig? Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro, ha. I think naghahanap ka ng chapter and verse, no? Yes, chapter and verses. So, bro Edwin, meron kang counter objection dun, bro, sa objection niya. Meron kang ready ka ng sumagot or 10 seconds agad na. Okay, 10 seconds. Sige, bro, proceed. Okay. So, litra for litra, kung ang hinanap niya ay pang-apat na kaharian Roma, wala. Ang nakabanggit sa Biblia, Babylonia, Medo-Persia, Gresya. Pero next question. Ayon sa kasaysayan, next question na. Roma. So inaamin mo naman ngayon na yung Roma ay private interpretation na naman. Yes or no? No! Hula ng Biblia! Panahon ni Kristo, Roma na! Panahon ni Kristo, Roma na! Ang umiiral na makapangyarihan at sila nga pumatay kay Kristo eh. Okay. Next question. Ayon sa Roma 1:7 na ang Roma tinawag ng Diyos, sila ba'y kaapat na kaharian? Okay. Tanong o sagot. Ganito. Yes, pang-apat na kaharian ang Roma sa panahon noong 168 BC up to 476 AD. Kaya sa panahon ni Kristo, kapanahonan pa ng Roma yon, pang-apat na kaharian, Mr. Jando. Hindi mo pwedeng maiwasan. Next question. Next question. Yung sinabi sa Roma 1:7 na tinawag ang Roma para maging banal, yun ba ang ika-apat na kaharian? Okay. Yung tinutukoy dyan sa para maging banal, tumutukoy na yan sa simbahan na doon mismo sa Roma, pero Roman Empire, hindi tumutukoy sa Roman Empire, Mr. Jando. Objection, moderator. Time stop. Okay. Objection, negative. Ano yan? Ang topic is Roman Catholic Church,
hindi Roman Empire. Mag-focus okay. siya sa topic niya. Patutunayan niya, Roman Catholic Church, hindi Roman Empire. Okay, ipatala okay. ko lang ang topic niya. Okay, okay. So merong ano dito, reminder. Pero dinaan sa objection. No? Dito muna ako sa counter-objection kung meron. Or Brother Edwell, ready ka ng sumagot? Or 10 seconds agad na paliwanag? So anong gagawin natin? Okay, sagot natin yan, Brother Mr. Brother Russia. Sige, 20 ang seconds, usapan, bro. Proceed. Ah? Sige, proceed. Ang tinatanong namin muna ngayon, yung mga karian mula Babylonia, Medo-Persia, Grecia at Roman Empire, wala pa yung church na sa usapan namin, kaya hindi niya pwede akong limitahan sa sagot ko. Okay, next question. Yun na yan. Yung sagot niya. Okay, ulitin ko ang tanong. Yun bang nasa Roma 1:7 na para maging banal, tinawag para maging banal, sila ba ang ikaapat na karian, yes or no? No! Hindi karian ang tinutukoy doon. Yung sa Roma, yun ang mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo, hindi yung karian, no? Hindi yung karian na Roman Empire, sapagkat ang Roman Empire, mayroong 10 sungay, ah, yung 10 mga bansa sa Europe, at mayroong maliit na sungay next na question. Siyang gumawa ng. Okay, next. Next na tanong ko is, ayon dito sa ginamit mo sa 7:24 ng Daniel, sino ang mga 10 hari? Okay. Sino ang mga 10 hari? Siyempre, hari ng Anglo-Saxon, hari ng Alemanay, hari ng Swibi, hari ng Burgundians at iba pa. 10 yun, Mr. Jando. Next question. Yung 10 hari ba na yun? Yun ba ang 10 hari ng Roma? Yes or no? 10 hari ng Roma. 10 hari yon ng mga 10 divided kingdoms of time, Europe, time, Mr. Jando, until 476. Time na bro, time na bro. 7 minutes time. Ayan. So, mabilis lang talaga. At dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative, mga kapatid. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic ngayon ay patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Pwede niyong basahin yan kung anong nilalaman dyan. Affirmative natin, si Brother Erwell Ortaleza ng Seventh-day Adventist Church. Negative naman, si Brother Jando Alabado ng Roman Catholic Church. At bibigyan ko ng 10 minuto sa kanyang unang pagpapahayag. Bilang negatibo naman, Brother Jando, 10 minutes bro. Your time start now. Okay, thank you. Kahit pa sikapin ko pa rin. Unang-una, ako'y lubusang tumututol na ang Roman Catholic Church daw ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Bakit? Una, inaamin niya na wala siyang nabasa sa Biblia. Pangalawa, inaamin niya na wala siyang nabasa sa Protestant Bible Scholar. Ang atlo, inaamin niya na walang mababasa sa Catholic Bible Scholar. At inamin din naman niya na kung meron mang scholar, Adventist scholar. Ibig sabihin, inamin niya na ang sinasabi niya na Roman Catholic Church daw tinutukoy sa Daniel 7:25 ay isa lamang private interpretation. Sabi sa Biblia sa ikalawang Timoteo 4:3-4, sapagkat, sabi dito ganito, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip na susundin na lang nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling na ang kanilang isipan sa mga kathang isip. Ayan. Kathang isip. Bakit? Walang nabasa eh. Oh, pangalawa, doon naman tayo ngayon sa Daniel 7:23. No?
Sabi sa Daniel, ilabas ko yung talata, no, para makita ninyo yung kanyang mga ano, 7:23 ng Daniel, ganito. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kahari ang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dodorogin ito ang buong daigdig. Ako'y tumututol na ito ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Bakit? Sabi niya, ikaapat na kaharian ay ang Roma. Roma, no? Roman Empire. Okay. Next, ang sabi naman doon sa Roma 1:7, ganito. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ayan. So, ang mga taga-Roma, sa inyong lahat na nasa Roma, ito taga-Roma nga, at ang mga taga-Roma, minahal ng Diyos, o, tapos sasabihin mo, kaapat na kaharian. Tapos, tinawag upang maging banal. Yan ba yung ano? Yung katuparan ng 7:25? No. Pangatlo, mga ebidensya, mga ano lang yung lalabas ko kung ako tumututol, ha? Mga negative stand ko. Next, ako'y tumututol na yun ay ang Roman Catholic Church. That tinanong ko siya kanina, saan sa Biblia mababasa na ang Roma ang tinutukoy na ikaapat na kaharian lilitaw sa daigdig? Wala ring nabasa. No? Walang nabasa. So, isa na lamang interpretation na gawa ng SDA. Silang gumawa. Bahala na. Kung meron mang sumabay na ano na Protestant Bible scholar, malamang galit din sa Katoliko 'yon. Pero ang kakaiba dito yung sinasabi sa kanilang ano, The Ministry Magazine, nasa na nga ba yung The Ministry Magazine? Ako mo nalagay 'yon. Sabi sa kanilang The Ministry Magazine na ang iglesyang tinatag ng Panginoon, 'yon ang naging Roman Catholic Church. Oh. So Paano yung tutugma yung stand niya dito ngayon na ang Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25, eh ang sabi ng kanilang aklat sa The Ministry Magazine, ang naging Roman Catholic Church ay yung iglesyang tinatag ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol. Yun ba ang Little Horn? Sabi sa Biblia kasi na ang Little Horn manggagaling sa kahariang yon at napakasalbahi ng Little Horn na ito. Ngayon, kaso nga lang, sabi naman sa kanilang aklat, ang iglesyang tinayo ng Panginoon, yon ang naging Roman Catholic. Kung ating isasabay ang kaniyang unawa doon, lilitaw, ng iglesyang tinatag ng Panginoon, ang naging Little Horn. Last 4 minutes. Hindi nangyari. Bagsak. Maliban na lang kung titindigan ni Edwell ngayon na ang iglesyang tinatag ng Panginoon ang siyang naging Little Horn. Pag yun tinindigan niya, malamang makakapasok yung kanyang pinagsasabi kanina. Kung yun titindigan niya. Pangatlo. Ano? Sa Daniel 7:24 naman tayo. Sino ang mga 10 hari? Sabi niya, yung kahariang yun ang Roma. No? Yun daw ang Roma. Sino ang 10 hari ng Roma? Ang pinagbabasa, iba. Mga hari sa iba't ibang kaharian.
hindi ng Roma. Tinanong ko ba, iyang sampung hari na ba na yan, yan bang mga hari sa Roma? Hindi daw. Sila yung hari ng Visigot, sila yung hari ng Lombards, sila yung hari ng sinong hari. Ay, hindi pala hari ng Roma. Oh, bagsak! Bakit? Yung ikapat na hayop, Roma daw. Eh yung Rome, yung hype na yun may sampung sungay. At yung sampung sungay na yon, sampung hari ng kahariang yon. Pero sinabi niya kanina, yung mga sampung pinagbabasa niya, mga hari yung sa kani-kanilang kaharian at hindi sa Roma. Yung hari ng Visigoth, siya kailanman naging hari ng buong Roma. Yung hari ng Lombards, hindi siya kailanman naging hari ng buong Roma. Eh kaso ang sabi sa Daniel 7:24, Daniel 7:24 ang Daniel, nandito ba ang camera? Nung ako nakatingin. Oh, Daniel 7:24, yung sampung sungay ay sampung hari ng kariang yun. Kung ang kariang yun ay Roma, dapat sampung hari ng Roma. Hindi sampung ng hari ng iba't ibang kariang, hindi naman sa Roma. Bagsak! Last 2 minutes. Oh, private interpretation kasi. Tapos ito pa. Sa sampung hari na yun, nang sige, granting, sampung hari na yun ng Roma, may lilitaw na little horn. At sa paglitaw ng little horn na ito, ibabagsak niya ang tatlong haring na una sa kanya. Ngayon, sino naman ang sampung hari na pinagbabanggit niya kanina, ang pinabagsak ng Roman Catholic Church bago siya lumitaw? Bago siya lumitaw. Ha? Bago siya lumitaw, ha? Kailangan mailabas niya yon. Bago siya lumitaw, may ibinagsak ang Roman Catholic Church na tatlong hari ng Roma. Walang nailabas eh. Kaya talagang kahit na granting without admitting, hindi papasa ang kanyang paksa. Pangatlo, ha? Mga ebidensya, no? Saan naman niya nabasa na yung meaning ng hari at meaning ng kaharian ay pareho lang. Ang pagkakalam ko, yung kaharian pinamamahalaan ng hari. Yun na? Yung kaharian pinamamahalaan ng hari. Yung hari, yun ang namamahala. Yun ang pagkakalam ko. Iba ang namamahala sa pinamamahalaan. Sa kanya, isa lang kahulugan eh. Bakit? Sabi sa Biblia, may sampung hari. Ang kanyang explanation, may sampung kaharian. Diba? Ang layo ng ano ni Edwell. Pangalawa, sino kayang saan kayang encyclopedia kaya mababasa na ang Roman Catholic Church ay hari? Time. Yon, thank you. Okay, so dyan natatapos ang negative stand ng ating Catholic Brother Jando. Okay, excuse mo na ako na siya. Kuha mo na ako tubig. Sige. So, mahirap ang salita na walang tubig. Paus na paus ako masyado, grabe. Ayan, sige, kuha ko muna ng tubig. At shoutout pala sa ating halos 40 live viewers, kay Arnold Makalisang, kay AJ Tugunon, very well, Celebran, and shout out sa iyo, kay Araki Tulog, kay Neves Francisco, kay Gisrel, nandyan, at saka kay Aladdin Gregorio. Ayan, maraming salamat sa lagi-laging panonood, kay Bench Oblasetnum. Ayan, so, Amy Alfonso, at saka kay Sanrio, yung aking kapatid sa Catholic, nandyan. At shout out din dito sa ating nasa loob ng Zoom, ha. Maraming salamat din sa pag ka-off ko na yung camera ko. Ayan. Salamat pala sa ating magiging present dito sa ating debate. This is between Edwill ng Advent Biblical Ministry laban sa isa sa mga host ng Punto Por Punto, mga kapatid. Ayan. So, Bro Jendo, nandiyan na ba siya? Okay, wala pa siguro. At yun, mga kapatid, ang topic ngayon na pinag-uusapan ay patungkol dito sa Daniel. Usahin ko muna, ha. Daniel
7. Ayan. Benching ko. Ayan. Ah, bro, okay, okay na siguro. So, bro Edwin, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Okay, Mr. Jando. Ready ka na ba? Ready na, bro. Ah, reading ready, ha? Sigurado, ha? Okay, ang sunod na tanong natin, Mr. Jando, unang tanong pala. Ano ang yung sinabi mo na ang ancient Catholic ay naging Roman Empire? Gaano mo kasiguradong totoo yun? Wala akong sinabi na ang ancient Catholic naging Roman Empire. Ang sabi ko, ang ancient Catholic naging Roman Catholic Church. Yun. Okay. Tanong. Next question. Alam mo bang ang iglesyang ipintag ni Kristo ay pinasok ng mga ganid na lobo? Yes, alam ko yun, na pinasok ng mga ganid na lobo. At sa verse 32, itinagubilin ni Pablo sa Panginoon ang iglesia upang patibayin ng Panginoon, hindi para ubusin. Next question. Okay. Next question. Alam mo bang ang Romano ang siyang lobo na pumasok sa iglesia kung kaya't naging Romano Katoliko? Hindi ako sumasang-ayon na ang Romano ang pumasok doon. Hindi ako sumasang-ayon doon. At wala namang Bible scholar nagsabi na Romano ang tinutukoy doon. Next question. Okay. Next question. Sino ang pumasok sa iglesia na binago ang mga kautosan, Mr. Jando? Romano o ibang mga hintil? Walang pumasok na Romano doon na nagbago. Actually, ang Romano walang pinagbabago sa mga aral. Kaya hindi talaga Romano Catholic Church. Unang-una, ang Romano iba yan sa Roman Catholic Church. Then ang mga membro naman din naman mga Romano. Next question. Next question. Sumasang-ayon ka ba na si Emperor Constantino binago niya ang 10 otos at ang Sabat binago niya? Hindi ako sumasang-ayon. Dahil hanggang ngayon, wala kayong nabasa na binago ni Emperador Constantino ang 10 utos. At wala kayong nabasa na binago ni Emperador Constantino ang Sabat. Wala kang nabasa niyan. Hanggang ngayon. Next question. Next question. Okay. Okay. Okay, so sinabi mong wala tayong mababasang binago. Etong otos ni Constantino, March 7, 321, na let all courts and judges will be closed on Saturday and will keep Sunday and Venerable of the Sun, Dies Solis. Anong masasabi mo rito, Mr. Jando? Hindi ako sumasang-ayon dyan. Ang diniklara niyang Sunday law para walang magbenta sa araw ng Linggo sa kanyang imperyo, pero hindi niya sinabi para ano yung Venerable Day of the Sun. Kayo lang ang nagturo niyon sa inyong aklat, National Sunday Law by John Marcosin. Next question. Next question. Okay. Eto, Converse Catechism. Sabi rito, why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Ito mula sa inyong Converse Catechism. Ito ba ngayon ay tanggapin mo pa o kalabanin mo na? Tinatanggap ko yan. Pero hindi yan si Emperador Constantino eh. Yan ay sa Council of Laodicea. Hindi kay Constantino yan. Pangalawa, yung karugtong pinutol nyo na may authority from divine authority ang iglesia mula kay Kristo para gawin yon. Pinutol nyo ang karugtong, ayaw nyo ibabasa. Next question. Mamaya. Next question. Anong authority? Ah, makinig ka. Anong authority ang binigay ni Kristo sa iglesia? Baguhin ang kautosan o yung talian ang dapat talian? Ang authority na ibinigay ni Kristo ayon sa Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Time stop. Condition tayo.
Okay, objection natin, affirmative, ano yan? Dapat sasagot muna siya sa kategorikal bago magpaliwanag. Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo, Bro Edwill, at ini-insist mo yung iyong close-ended question, yung merong pagpipilian doon. Ang pagpipilian ay baguhin o itali, tama ba? Yung aking... Okay. Refresh ko na lang, Mr. Moderator. Sige. Okay, ulitin ko. Mr. Jando, anong kapangyarihan ang binigay ni Kristo sa iglesia? Ito ba ay may kirong kinalaman sa nabaguhin ang sampung utos o may kinalaman sa pagtali? Ayan. So, Bro Jando, ready ka ng sumagot, bro. Magka-counter objection ka muna or 10 seconds agad na sagot. Okay. Yung pagtatali, okay. Ayon sa magandang balita Biblia, Moderator. Oh, sumagot na ako. Wait lang bro ha. Kasi ganito, meron tayong rules naman na one at a time yung objection. At doon sa objection mo, Bro Edwill, doon sa pagpipilian ba, either binago or pagtatali, di ba? Bro Edwill? Kaya lang nagpaliwanag muna siya bago sumagot sa categorical, Mr. Moderator. Kaya dapat magsagot muna siya, mamili muna siya. Okay. So, your objection, Moderator. Okay. So, doon sa ano no, doon sa yung unang lalabas kanyang bibig ay yung sa pagpipilian. So, dito muna tayo para hindi tayo maano ba? Kasi klaro naman yung sagot eh, nadidinig ko, pero gusto lang natin yung kabilang panig nga na madinig yung una talagang sagot, either tinali or yung pagbabago or baguhin. So Bro Jando, magka-counter object ka muna doon, bro, or ano, bro, ready ka nang sumagot? Yes, Brother Russia, sumagot ako ng pagtatali, hindi ba, bago okay. Siya nag-object. Okay, so yan klaro naman pagtatali daw. So bro, bigyan kita ng 20 seconds dyan sa sagot mo na pagtatali. Your time start now, bro. Yung pagtatali sa ang dating Biblia, pagdating sa magandang balita Biblia, ang sabi doon, ipahintulot. Ano ipahintulot? Ano ipagbawal? Yung 1818, yung pagtatali sinasabi niya, yun ang tinutukoy doon. Next question. Okay. Sumasangayon ka na itatali at hindi baguhin ang sampung utos. Tanggap mo na ba ito ngayon na inaamin mo na hindi pala upang baguhin ang sampung utos ang ibinigay ni Kristo na authority sa iglesia? Yes or no? O Moderator, murang mukhang palas yan tanong, Moderator. Objection muna ako. Time stop. Okay. So, objection, bro. Objection ng ating negative. Ano yan, bro? Ang binasa ko, Moderator, Matthew 18:18, anuman ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Yung okay. Pagtatali. O pag sinabi pa yung nahintulutan, pinahintulutan. So, hindi yung sabihin na manatili doon dahil wala pinahintulutan kung gano'n so, man lang. So, di ba, Moderator? Wait lang, bro. Parang explanation na yan eh. Dito sa atin sa ano, bro, sa objection niya sa tanong ni Edwill ba, ano yung ano mo doon? Ano yung... Ang objection ko, sumagot na ako ng pagtatali at ang ibig sabihin nun, pahintulot. Okay. Ang sa kanya, ibang kahulugan nun, yung pagtatali, walang babaguhin. Mali yun. Okay. So, naiintindihan ko na. So, merong binabanggit si Edwill na iba sa... minimin mo, yun yung objection mo, no? Bro Edwill, yes. Ano yung counter-objection mo dun, bro, sa objection na? Sige, next question na ako, Mr. Moderator. Okay, so next question na lang. 1 minute and 40 seconds. Next question. Sama katuwid, Mr. Jando, ang authority na binigay ni Kristo sa iglesia ay yung pagbabawal at hindi yung baguhin ang sampung utos. Yes or no? No. Ang ibinigay ni Kristo na authority ay magpahintulot. Kaya kung ipinahintulot ng iglesia, talagang may pahintulot ni Kristo yun. Yun at ang pagbabawal at pagpahintulot. Yun ang authority binigay ni Kristo. Next question.
Next question. Next question. Oh, sige, next question ito. Yung maliit na sungay ay ang isa sa kanyang description ay baguhin. Okay, ang maliit na sungay nito ay magbabadya ng mga salita laban sa Diyos. Ang isa sa kanyang palatandaan, baguhin niya ang kautusan ng Diyos. Sang-ayon ka ba rito, Mr. Jando? Yes, sang-ayon ako. At ang Roman Catholic Church ay walang binabago sa kautusang ibinigay sa Hudaismo mula noon hanggang ngayon. Next question. Okay, walang pinago, sisisi ulit tayo. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. Ito ba hindi pagbabago? Hindi pagbabago, bro, dahil ang inutusan noon ay ang mga Hudiyo at hanggang ngayon ang Hudiyo Sabado pa rin. So walang binago ang Roman Catholic Church sa kautusan na dino-observe ng mga Israel. Hanggang ngayon, Sabado pa rin sila. Next question. Okay, hindi time. Binago. Time. Okay, so... Okay, so dyan natatapos ang ating first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal stage. 10 minutes ulit ito, Brother Ed Will ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Rebuttal. Okay, mga kaibigan. pabalik-balik, no? Pabago-bago ang sagot ni Jando. Sabi niya, walang binago. Bandang huli, may binago. Mr. Jando, ano ba yan? Amihan habagat? di maintindihan si Mr. Jando. Una, sabi niya, wala daw binago, mga kapatid. Pero bandang huli, may binago, kaya lang. May pahintulot daw. Okay, anong kapahintulutan ang binigay ni Kristo sa Iglesia? Matthew 16:18, ang talian sa lupa ay tinalian sa langit. Ang kinalagan sa lupa ay kalagan sa langit. So, hindi yung baguhin ang sampung utos, mga kapatid. O, balikan po natin ang talata, Daniel 7:25, mga kapatid. Sabi rito, at okay, dito, City 25, sabi rito, at siya'y, sino pong siya ito? Yung maliit na sungay, magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Lipulin niya ang mga banal at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan, mga kapatid. Napatunayan ba natin na ang Katoliko ang siya nagbago ng utos, mga kapatid? Opo, binago po nila, no? Binasa na po natin kanina sa CCC, mga kapatid. Nang sabi rito, binago tayo ay nangingilin sa araw ng Linggo sapagkat ito inilipat ng ang kabanalan nito mula Sabado papuntang Linggo ayon sa Council of Laodicea, mga kapatid. Ngayon, ito po yung sampung utos. Binago rin po nila ito eh. Ito ah, ipakita natin binago, isang mapangahas na gawain ng Iglesia Romano Katoliko, mga kapatid. No? Etong binago po nila ang sampung utos oh. Ito yung pangalawang utos, mga kapatid. Okay? Ano po ang binago diyan sa sampung utos, mga kapatid? Ito ah. Ito. Ano po yung pangalawang utos? Ang pangalawang utos ay huwag kang gagawa ng revolto. Mr. Jando, mula ngayon, Mr. Jando, kung walang binago, dapat wala ka ng revolto. Iyon po ang utos sa ikalawang utos, mga kapatid. Huwag kang gagawa ng revolto. Dahil may revolto si Jando, tinanggal. Tinanggal. Okay, ngayon dahil tinanggal, siyam na lang. Para makumpleto, Mr. Jando, para makumpleto, hinati ang pangsampo. Sampo pa rin. Hindi ba binago? Binago! Sino yung nabumago? Maliit na sungay na kalaban ng Diyos,
mga kapatid. Kaya ang Daniel 7:25 ay Romano po, Roman Catholic Church, kasama si Tiando dyan na tinutukoy ng Biblia, mga kapatid. Ngayon, eto pa, magsasalita po ito, hindi na kasi natin malahat-lahat, mga kapatid eh. Magsasalita ito ng kapusungan. Ito, kapusungan, mga kapatid. Blasphemy. Ang sabi rito, when a man makes himself God, yan po ay blasphemy. Ano ang sabi po ni Pope Leo XIII? We hold upon this earth the place of God Almighty. Grabe mo, pahangahas, Brother Jando, yung papa mo. Ah, okay. Ito pa. Thou art the priest forever, says the ordaining bishop. He is no longer a man, a sinful child of Adam, but an alter Christus, another Christ forever, a priest of the Most High with power over the Almighty. Grabing mapangahas, ano? No? Mapangahas na siya mayroong kapangyarihan higit kaysa kataas-taasan. Saan ka ba? Sa yan? Eucharistic meditation. Eto pa. Eto pa, Mr. Jando. Salagin mo ito. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he, Christ himself. Oh? Ang sabi, hindi lang kinatawan ang Papa na si kay Kristo, kundi siya na mismo, Christ himself, hidden under the veil of flesh, the Catholic National, July 1895. Eto pa, Mr. Jando. He, the Pope, is the infallible ruler, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no man, God himself on earth. Kaya nga po tinatawag na Holy Father nyo eh. Dahil Diyos siya sa inyong pagkilala. Ano pa? When a man claims the power to forgive sins, ay, yan po ay blasphemy. Meron ditong, okay, ilampasan natin yan. Sabi nito, seek where you will through heaven and earth, and you will find one created being who can forgive the sinner, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest, the Catholic priest, page 78. So mga kapatid, matindi ang pag-angkin ng mga paring Katoliko sa pagpapatawad ng kasalanan. At yan po ay pamumusong. Kanino tayo lalapit para mapatawad? Kay Jesus Christ lang po tayo mapatawad, mga kapatid, sapagkat mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Hesukristo. Ha? Kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, si tapat na tayo ay patatawarin, mga kapatid. Okay? So, dito na lang tayo. Okay. Last 3 minutes. Okay. 3 minutes? Okay. O, dito. Na siya po ay pumatay ng maraming mga kanal. Ha? Ito, British historian W.M. Edward Leakey wrote that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind. Ang iglesyang ito ay pumatay katuparan sa Daniel 7:25 na kanyang lilipulin ang mga banal. Hindi ha? Tuloy tayo. Eto, estimated martyrs in dark ages, 50 million people martyrs, mga kapatid. At katunayan nito, si Pope John Paul II ay nag-apologize publicly sa ginawa na karahasan ng simbahan noong dark ages, mga kapatid. Now, dito po tayo sa, okay, dito po tayo sa ano, yung kanyang pag-iral na merong 1260 na mga taon. Sige, skip na po natin to para makadiretso po tayo, okay? So, meron siyang panahon ng pag-iral, mga kapatid. Ito po yun. Mm-hmm. 1260 na mga araw, time equals 1 year, times 2 years, and half of time is
half year, total of 3.5 years, mga kapatid. Okay, alam na ni Jando to, na ang isang araw ay pinaka isang taon. Ang prophetic days ay prophetic year, literal years, mga kapatid. Kailan nag-umpisa ang kapangyarihan? Yung mahigpit na kapangyarihan ng Papa sa Roma, 538 up to 1798. Ha? Now, tuloy tayo. Noong 1798, si General Berthier made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular just one. Just 1 minute. The Encyclopedia Americana 1941. Kaya mga kapatid, mula 538 hanggang 1798, kompleto po ang 1260 na mga araw. Time na po ba, Mr. Moderator? 40 seconds pa, bro. Oh, iba, pero ngayon mga kapatid, doon po tayo sa ang papacy. Okay, yung maliit na sungay ay doon po sa Roma ang kanyang upuan. Sabi po rito, the dragon gave him his power and his set and great authority, mga kapatid. Paano nangyari? Ang dragon dito ay Roma, gave him the Antichrist best, his power and his set and great authority. Now, sabi rito, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. Time. When Constantine left time Rome, na bro, he time na bro. Set to the pontiff. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Brother Edwill Ortaleza ng Seventh-day Adventist Church. At bibigyan ko ng 7 minutes sa second cross yung ating negative. Set ko lang yung time niya. Ayan. So 7 minutes, Brother Jando ng Catholic. Your time start na, bro. Sayang nga sa kong i-record ay nawala. So 7 minutes, bro. Tanong ka, bro. Okay. Second cross. Sabi mo kanina, basta to sa nalala ko din, nawala lahat ng mga tinik note ko. Based sa sinabi mo kanina, sinabi ko raw na may binago. Totoo ba yun o hindi? Totoo yun. Sinabi mo binago pero may kapahintulutan. Sinabi mo kanina eh. Oh, binago pero may kapahintulutan. Sinabi mo yan eh. Oh, next question. Next question. Ayon sa Exodo 20 versikulo 8, sino inutusan doon? Romano, Katoliko o mga Israelita? Oh, sa talatang binanggit mo, syempre, specific, mga Israelita. Kaya lang inuutos sa lahat ng tao. O yun, dyan, lumipat ka dyan na tanong, lalo kang mahirapan. Eh. Sana, fix ka lang doon sa nilatag ko. O, paano yan? Next question. Next question. Anong kautusan ng Israelita ang binago ng Romano-Katoliko? Napaliwanag ko kanina, 10 utos binago nyo. Ang pangalawang utos na tungkol sa paggawa ng revolto. Obvious naman, hindi mo tanggalin. Tanggalin mo, may revolto kayo eh. Di ba ko, ang Sabat nilipat nyo sa Linggo. Ang sabi doon, pangatlong utos ha. Pangatlong utos para sa inyo. Mangilin ka ng araw ng Linggo at mga takdang kapistahan. Pero sa next ang question. Original na 10 utos, next question. Ay alahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pang-apat yon sa original, ginawa nyo pangatlo. Time, next question. Time stop muna ha. Ayoko pa salita. Time stop muna. Oh, wait lang. Pag nagsabi na ako ng next question, bro, mag-pause ka na ba? Finish or not finish ba? Kasi 20 seconds lagi yan. Okay. Mr. Moderator, maglabas ka na lang at mag-signal ka kasi hindi marinig minsan eh. Oh, okay. Hindi pala marinig. Hindi marinig minsan eh. Wait lang ha. Okay. At saka iliit-liit mo ako. Okay. Kasi masyado akong malaki oh. So, proceed ko bro. 5 minutes and 20 seconds. Sige, proceed next question. Okay, para mapatunayan totoo ang sinasabi mo, ang mga Israelita ba ngayon Linggo na ang araw ng pagsamba? Sabado pa rin, binago lang ng Katoliko. Linggo kayo, dapat dahil nag-origin kayo sa Hudyo, sa Israel, dapat Sabado pa rin kayo. Binago nga eh, ng mga Romanong lobo eh. Binago. Pinasok ng mga lobo eh. Next question.
Kaya mong patunayan sa akin na bilang katotohanan na binago nga ng Romano Katoliko ang utos sa Israel, eh Linggo na sila ngayon? Binago ng Katoliko! March 7. Objection, moderator. 321. Time stop muna bro. Wait lang ha. 4 minutes and 31 seconds. So, objection muna tayo, bro, Jando. Yung sagot niya is nag-conclusion na siya, wala pa siya napapatunayan. Gusto ko patunayan niya. Bilang pagpatunay, maglabas siya ng ebidensya na mga Israel ngayon, Linggo okay. na kasi binago nga ng Romano Katoliko, sabi niya. Kaya okay, ebidensya okay. hinihingi ko na patunayan, hindi yung wala siya napapatunayan, okay, nag-conclude okay. na siya. Okay, nag-gets ko na. Yun. Yung ano mo, yung objection mo doon sa kung paano siya sumagot, no? Bro Edwill, okay na bro ha? So bro Edwill, meron kang counter-objection or magde-decide na ako or Okay, sagutin ko ang tanong, sabi yan, pinago ba? Pinago, sabi rito, because okay. the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. Bro Edwill, wait lang ha. Yes. I know you are very ready to answer na, pero ganito muna, doon sa magde-decide muna kasi ako doon sa ano bro Jando, doon sa pagpapaliwanag niya, either sangayon ka doon or hindi, nasa manonood na lang yan. Hindi naman ako judge kung paano i-qualify yan, pero doon sa sinabi at sagot niya na binago hindi, binago daw, pero doon sa explanation tuloy-tuloy si Edwill doon. At gagawin ko lang official bro Edwill ha, kaya pinapa-stop kita kasi i-on ko yung time para pag sumagot ka na ba, 20 seconds yan. So bro Edwill, 20 seconds bro, your time's decision bro. Okay, so ang pinatunayan ko, isa sa mga palatandaan, description ng Daniel City 25 na bumago ng kautusan ng Diyos at ito'y mapangahas. Okay, sabi rito ha, which is Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because next question, bro. The Catholic Church next question. Mula sa CCC. Next question. Yung ang Israel ba ang under sa Council of Laodicea, para patunayan mo na totoo ang sinasabi mo na binago nga ng Romano Katoliko ang utos sa Israel? Binago nga ng Katoliko eh. Objection, moderator. Council of Laodicea. Time stop again. 336. Time stop muna. Okay, negative. Anong objection? Ang tanong ko sa kanya, gusto ko ipasagot, is under ba ang Israel sa Council of Laodicea o hindi? Okay, under ba o hindi? Bro Edwill, sasagot ka ba doon sa categorical bro? Magka-counter-object ka muna or sasagot agad ng 10 seconds? Okay, sagot. Under, sapagkat sa panahon yung 321 AD, Roman Empire pa rin ang umiiral, yung bakal pa rin na binte, Mr. Jando sa Daniel 2. Kaya under pa rin. Kaya ang tanong binago, pinago ng mga Romano Katoliko, lubong Romano Katoliko, ang kautusan ng Diyos at Sabat. Binago eh. Next question. Saan mo mababasa na ang Israel once upon a time naging under ng Council of Laodicea? Under? Normal, under sila ng Roman objection. Empire araw eh. Objection. Time stop ha. Objection muna natin, negative, ano yan? Ang tanong ko, saan niya nabasa na ang once upon a time ang Israel na under sa Council of Laodicea, saan niya nabasa? Okay, I think ina-analyze ko yung objection mo, naghahanap ka ng parang referensya ng book or yes. anong reference etc. So bro Edwill, ano yung counter objection mo doon bro, sa kanyang objection bro? Okay, counter objection, ang counter ko ay opo. Sinagot ko, sapagkat, panahon ni Kristo, Roman Empire, si Pilato ay ang gobernador ng Israel. Okay. Kaya ang tanong mo, under. Okay. So, bro Edwill, ganito bro. Okay, ganito muna bro ha. Meron kasi tayong rules na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ngayon, yung ating, yung iyong nagtatanong, naghanap siya ng parang book title something ba? However, bro Jando, wala namang pilitan nito.
Kahit anong sabihin naman ni Edville dyan, kung ano-ano yan, yun yung pinakasagot niya kasi hindi naman ito yung close-ended na question ba. So, bro Edville, bibigyan kita ng 20 seconds. Mr. Moderator, pakiliit naman ako, masyado ako malaki. Ano bang maliit? Hindi ko whole space ako eh. Hindi ko maano bro kasi hindi ko siya ma sa Zoom ba yan? Kasi parang iba-iba tayo ng control diyan eh sa Zoom ba. Kasi sa akin naka-gallery tayo. Nakikita tayong tatlo. Hindi ko alam kung sa iyo bro kasi sa kay Jando, tingnan mo kay Jando, dalawa lang kaming nakikita ko. Sa iyo yan bro. Sige. Sa akin lang siguro. O pwede mo siyang i-control, hindi ko alam kung merong marunong dyan na pwede mong ipaliit lahat. Probably i-click mo lang yung gallery, yung view, tapos gallery para lumiit lahat. Nakafocus ka pala sa ano mo? Oo, oh, nakafocus ako eh. Okay, masyado okay. Ako malaki, ayan. So, ayan, malit na ako. Ayan, thank you. So, okay, so parang nawala ako doon ah. So, bibigyan ko na lang ng 20 seconds si Brother Edville na sumagot bro. Okay. So, ang sagot, ang tanong ni Mr. Jando, pinagup, sakop ba ang Israel? Sakop eh. Ang Laodicea si sakop eh kasi makapangyarihan nga eh. Imperyo nga ang Roma eh, di ba? Noong kapanahon ng iyon. Kaya saklaw, Mr. Jando. Kaya, mali ka sa tanong mo eh. Next question. Sako po yun. Okay, next question. Ayon sa inyong aklat na The Ministry Magazine, ang Ancient Catholic become the Roman Catholic Church. Ito bang Ancient Catholic, ito ba yung naging Little Horn? Yes or no? No, mali ka dyan. Yun, ang itinatag ni Kristo, first century. Bakit naging Roman Catholic Church? Kasi sapagkat pinasok na mga lupong Romano, binago ang kautusan. Pero hindi lahat, Mr. Jando, may nalabi. May nalabi. Next question. So inaamin mo ngayon ng iglesyang tatag ng Panginoon ang naging Little Horn. Mali! Hindi! Kayo nga yung Little Horn eh. 538 pagkatapos, mabunot ang tatlong sungay, doon ang pag-iral ng Little Horn, 1260 days. Kayo yon. Next question. Okay, sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Tanggap mo ba ang naging Roman Catholic Church ay yung ancient Catholic na sa tatag ng Panginoong Hesus Kristo? Tama yan! Bakit? Pinasok ng mga Romanong lupo! Ha? Ang iglesia sa unang siglo, pinasok ng Romanong lupo! Kaya naging Roman Catholic Church. Kaya hindi lahat, pero hindi lahat. May nalabi na silang sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalatayan ni Jesus. Next question. Saan sa Daniel 7:25 mababasa na ang tatag ng Panginoon, doon magmumula ang Little Horn? Sagot! Ang Little Horn, bumago ng 10 utos. Objection, moderator. Time stop. Okay. So, 42, 45 seconds lang ito. Brother, negative, ano yung objection natin? Ang tanong ko sa kanya, saan sa Daniel 7:25 mababasa na ang Little Horn magmumula sa tatag ng Panginoong Hesus Kristo? Saan niya nabasa sa Daniel 7:25 yon? Okay, so saan daw doon sa Daniel? 7 ba yan? Yes, 7:25, moderator. Saan okay. Yun. Okay. So, bro Edville, meron kang counter-objection doon bro? Or miss, okay, counter Mr. Moderator. May palasi doon si Jando. May palasi si doon. Hindi ko sinabi na ang Little Horn ay nagmula sa iglesyang tatag ni Christ. Hindi ko sinabi ganun. Objection, okay. Moderator. Okay na bro. Oh. Okay na yan. Wala, so, wait lang bro dyan to. Kasi okay. Doon muna tayo sa unang objection ba. So, tinitingnan ko din yung counter-objection Edwill. So, sinasabi mo na meron ngang policy doon na sa tanong niya, parang na hindi mo sinabi
Kaya tinatangki mo siyang sagutin, Bro Edwill, di ba? Yes! Okay. So ganito na lang ang ating desisyon. Ibibigay ko ulit kay Jando. In the next question ko ito, Bro Jando. At ikaw nang bahala dyan, either ulitin mo or i-replace mo. So proceed ko, Bro. 45 seconds lang ito, Bro. Okay. Sabi mo kasi kanina, yung etong she became the Roman Catholic, ito yung lobo. So ang tanong ko sa iyo ngayon, yun bang sa Daniel 7:25, saan mo mabasa doon na ang tatag ng Panginoon magiging little horn? Sagutin na lang kita para matama yung tanong mo. Eto! Ang little horn, yung lobo na pumasok sa iglesia, lobong Romano, kaya naging Roman Catholic Church. Kaya lang, hindi po lahat may nalabi sa mga iyon na kinain ng lobo, yung mga sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yung sinasabi dito, yung sinasabi to na she became, sinong she ang tinutukoy rito? Time yun. Time na. Saved by the bell. Okay. So, dako tayo sa rebuttal agad ng ating negative, Brother Jando. 10 minutes ito, Bro. At your time start now. Okay, so mga kapuntos, hindi talaga niya napatunayan ng kanyang paksa. Hindi proven ng Bible scholar, hindi proven ng history, sariling haka lang nila. Pangalawa, yung kanyang paksa, patutunayan niya na ang little horn ay ang Roman Catholic Church. Ngayon, ayon sa Daniel 7:25, ang little horn magmumula sa ika-apat na kaharian. Magmumula sa ika-apat na kaharian na sabi niya ay ang Roma. Pero sabi ng kanilang aklat sa The Ministry Magazine, ang naging Roman Catholic Church, yung tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya ako siya tinatanong, saan sa Daniel 7:25 mo nabasa na ang tatag ng Panginoon ang magiging Roman Catholic? Walang napatunayan eh. Sabi niya, nag-fallacy daw ako. Hindi ako nag-fallacy. Ako'y sumusunod sa argumento mo, Edwill. Ikaw mismo ang nagsabi. At sabi ng kanilang aklat, ha? Tingnan ninyo, ha? The Apostolic Christian Ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. Sabi ng kanilang aklat. Sa baba, just as soon as this church, anong this church? Yung tatag ng Panginoong Hesukristo, just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. Ang naging Roman Catholic Church, sabi sa kanilang aklat, yung iglesyang tatag ng Panginoon. Nung ito daw ay umanib daw sa estado na mersecute daw ito ng mga pagano, sabi nila, na mersecute daw. Tsaka may pinagbabasa pa siya kanina na 50 million. Yun, ay isang matinding kasinungalingan yung pinagbabasa niya na 50 million. Bakit? Ayon dito sa isang ebidensya natin, 42 lang naman ang nadala sa estado. At ang pumapatay sa estado, ay hindi ang Romano Katoliko, kundi ang estado. Ilabas ko sa inyo, ha. Nasaan na ba yung ating ebidensya dito na yun ay 42 lang. Ang daming dinagdag nila. Matindi sila sa dagdag, no? Sa dagdag talaga. Oh. Ating ilabas ito ha. Ito yung sinasabi sa Church History, page 292. The number of the people who were put to death through the Inquisition as often has been exaggerated. Ayun, 50 million? Has often been exaggerated. In-exaggerate nyo, 50 million daw. Tapos ang pinagbabasa lang niya, yung mga bigay lang sa kanila, hindi pa niya nabasa ang totoong aklat. Ito naman sabi dito, within a 17-year period, one court of the Inquisition tried 930 cases. O yun, ang nahuli, 930 cases. Of this number, only 42 received capital punishment. 42 lang. At sino nagbibigay ng punishment dito?
estado. O, asan ba yung isang ebidensya na estado ang ano ha? Ito, since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severe penalties were carried out by the state. O, ano pa yung isa? Meron pang isa dito eh. Saan ba yung isa? May isa pa dito na it was carried by the state rather than by the church. So, walang kinalaman dito Romano Katoliko. Estado lang. Ano ba naman yan? 42 lang, hindi 50 million. Inaccelerate nyo nga. Sabi, exaggerated. Talagang, ang tindi nyo magdagdag ng kwento. 50 million? Tindi nyo rin ano? Ito pa. Hindi niya napatunayan na ang Roman Catholic, sabi niya, ang Little Horn, the Roman Catholic, ang Little Horn nagmumula sa ika-apat na karian, Roma. Pero ang sinasabi ng kanilang aklat, ang naging Roman Catholic Church, hindi ang Roma. Hindi ang Roma ang naging Roman Catholic Church. Ang naging Roman Catholic Church, ang iglesyang tatag ng Panginoon. Yan ang main subject nito. Sabi, just as soon as this church, sinong subject matter? The Apostolic Christian, Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. Ang main subject nito, yung tatag ng Panginoon. Just as soon as this church, sinong subject matter? Yung tatag ng Panginoon. Joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Ano ang naging Roman Catholic Church ayon sa kanilang aklat? Ang tatag ng Panginoon. Nung ang tatag ng Panginoon ay umanib sa estado, ito ay naging Romano Katoliko, sabi ng kanilang aklat. Ngayon, sabi ba sa Daniel 7:25 na ang tatag ng Panginoon ang naging Little Horn? No. Sinasalungat ng mismong aklat nila ang tindig ni Edwin Hortaleza. Kaya hindi napatunayan. Wala nang nabasa sa Biblia. Wala nang nabasa sa referensya. Wala nang nabasa sa history, sa encyclopedia. Yung mga ginagawa niya, mga quotations na lang yun na pagtagpi-tagpi. Nasa Sabadista pa lang ako, hinahanap kong mga original na aklat na yun. Ni isa walang naibigay. Bakit? Gawa-gawang kwento. Sinabi daw ng ano daw, encyclical letter daw ng Pope daw, sinabi daw niya na, I am the Lord, I am the God on earth. Nung God on earth. Wala kaming turo niyan. Tapos yung sa CCC, ayun, maganda yung sa CCC, sa Convert Catechism of Catholic Doctrine na binanggit niya kanina. Sabi daw niya, ano daw, under daw ang Israel sa Council of Laodicea. Kailan nangyari yun? Once upon a time, 3 minutes. Kahit sa imahinasyon, hindi mangyayari na ang Israel maging under ng Council of Laodicea. Asan ba yung Peter German? May pinutol sila dito eh. Ilalantad ko sa inyo yung pinutol nila, no? O yan. Ito yung kanilang pinutol. Ayan o. Sabi ganito, why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on a Sunday, and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. By what authority did the church substitute Sunday for Saturday? The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power. Divine power that Jesus Christ bestowed upon her. Binigyan ng authority ng Panginoon. Hindi ang Romano Katoliko inutusan sa Exodo 20 ang Israel. Kaya ang Romano Katoliko inadapt yon at gumawa ng kanilang sariling Sabbath. Hindi nila binago ang utos sa Israel. Eh kung totoo pa yung mga pinagsasabi ni Edwin Hortaleza, sana Linggo na ang Israel ngayon. Linggo na. Ang under lamang sa kautusan ng Romano Katoliko ay ang Romano Katoliko lamang.
maging ang Seventh-day Adventist Church, hindi pwedeng turuan o utusan ng Romano Katoliko. Kahit Israel, hindi pwedeng utusan o diktahan ng Romano Katoliko. Kaya kung meron mang binago, yon ay para sa Katoliko, hindi para sa Israel. Ang Israel ang binigyan ng utos, ha? Kaya nagkakamali si ano? Si hindi napatunayan. Kawawa naman. Yung little horn, nagpabagsak ng tatlong hari yon hanggang ngayon. Wala pa siya napatunayan kung sino ang tatlong hari ng Roma ang pinabagsak ng Romano Katoliko. Wala at walang nabasa ng Romano Katoliko ay hari. Ito ay iglesia, hindi hari. Salamat sa inyong lahat. Okay. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Brother Jando ng Catholic, at ako tayo sa ating 7 minutes din na second cross ng ating affirmative, Brother Edwin. Set ko lang yung time mo, bro. 7 minutes. Okay. 7 minutes, bro. Bridewell, your time start now. Okay, Mr. Jando, itinanggi mo na hindi Romano Katoliko ang pumatay. At sabi mo, Estado ang pumatay. Sino ang namahala sa Roma noong Dark Ages? Hari ba? O kaya ang Papa sa Roma? Ang hari. Ang hari ang namamahala. Hindi ang Papa sa Roma. Next question. Okay, sinong hari sa Roma ang maitukoy mo sa Dark Ages maliban sa Papa? Si Emperor Constantino, siyang namamahala, hindi ang Papa sa Roma. Ang Papa sa Roma, hindi siya yung emperador, kaya hindi siyang naghari. Next question. Next question. Okay. Ang tanong ko, Mr. Jando, Dark Ages 538 hanggang 1798. Sinong hari ang maituturo mo na namumuno maliban sa Papa ng Roma? Wala akong hari na maituturo dahil hindi naman 538 nagsimula ang Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko nagsimula noon pang first century. Kaya dapat doon ka mag-start sa iyong mga iyong hugot. Tanong, go! Next question. Alam mo bang mayroong tatlong bansa na ibabagsak muna bago ang kapangyarihan ng malit na sungay? Alam mo ito, hindi? Sabi ng Daniel, may tatlong hari ang ibabagsak paglabas ng Little Horn. At ang Little Horn, hindi yun ang Roman Catholic, kasi ang Roman Catholic nagsimula sa first century, hindi sa 538 AD. Next question. Okay. Saan mo ilalapat ang 1200 na mga taon, Mr. Jando, kung hindi yung Dark Ages? Saan mo ilalapat yon? Hindi ko problema ang pagpapatunay. Nasa iyo ngayon yan. Ang sa akin, kinokontra ko ang istan mo dahil wala kang napatunayan, wala kang nabasa. Next question. Bakit hindi mo ako sasagutin sa tanong ko dahil ba sa hindi mo alam o alam mo? Objection, moderator. Time stop. Wait lang, bro, ha? Okay. Okay, objection mo na. Negative, ano yan? Ako ay hindi sasagot dahil pala siyang question, alam mo ba o hindi mo alam kaya hindi ka sasagot? Pala siya yung tanong na yon. Ako ay hindi sasagot kasi hindi ko problema yan. Ang sa akin, sinasalungat ko ang topic niya dahil wala siyang napatunayan. Okay, bro. So, malinaw naman nun yun na hindi mo sasagutin dahil sa mga dahilan mo. Ngayon si Brother Edwill, Bro Edwill, mag-counter object ka muna, bro, or mag-decide na ako. Okay, counter objection, Mr. Moderator. Ang 1260 years, isa sa mga description sa Daniel 7:25. Kaya obligado siyang sasagot nito. Okay. So ito yung decision natin. At again, wala namang pilitan dito. Malinaw naman yung sinabi ng kabilang panig na hindi daw niya sasagutin yan.
dahil sa mga dahilan niya. So, next question tayo. Ayan, posible. Okay. Ang isa sa mga description, Mr. Jando, na ginagawa ng kapapahan sa Roma ay pamumusong. Yung pag-angkin, bilang tao, inaangkin na Diyos. Ito ba'y inaangkin ng mga papa sa Roma na sila'y Diyos? Hindi inaangkin. Katunayan, wala kang original na kopya ng buong encyclical letter para mapatunayan mong nandoon nga mababasa. Wala. Next question. Next question. Okay. Ayan. The Catholic National July 1895, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he, Christ himself, hidden under the veil of flesh. Tanggap mo ba ito o hindi? Hindi ko tanggap yan. Dahil hindi naman yan ang original na encyclical letter. Edit mo yan gamit ang editor mo. Hindi yan ang encyclical letter, kaya hindi ko tanggap yan. Next question. Next question. Okay. Next question. Eto. Okay. Mula po kay Ratzinger, Pope Benedict XVI yung nag-resign. He is infallible ruler, supreme judge of heaven. Hindi ba ito isang mapangahas na pag-angkin ng mga papa sa Roma kung kaya't namumusong sila? Hindi pa rin ako sumasang-ayon dyan dahil edit nyo pa rin yan. Hindi yan ang totoong sulat ni Pope Benedict XVI. Ilabas mong original, kaya para ako maniwala na sinabi nga niya wala kayong pinutol doon. Next question. Next question. Okay. Mayroon ka bang lathala? Oh, sagot? Ano yung tanong niya? Wala akong narinig sa tanong niya. Time stop muna. Okay. So, ipaki-ano na lang, Bro Edwin, paki-ulit yung tanong. Naka-time stop naman yan. Dahil... Okay. Ulitin ko ang tanong. Hindi daw natin next. Sige. Mayroon ka bang mababasang dokumento na mali ang mga dokumentong inilahad namin laban sa Papa ng Roma? Meron o wala? Wala akong maipakita. Kaya wala kang nga naipakita. Ang ginawa mo lang, nag-edit ka ng litrato. Oh, yun ang ginawa, nag-edit ka lang ng litrato. Ilabas mo mo rin sa kako, babasahin, at alamin kung totoo bang sinasabi doon o may pinutol kayo. Next question. Next question. Okay. Sinabi mong mali ito. Sino ang saksi? Objection, moderator. Dokumentong ito. Objection, moderator. Time stop muna, time stop. Okay. Okay, objection ba? Ano yan? Sinabi niya na sinabi ko mali daw ang dokumento. Ang sinabi ko, hindi ako sumasang-ayon sa dokumento kasi edited nyo lang yan. Picture okay. Edit nyo lang. Hindi ako sasang-ayon sa picture edit lang. Ilabas okay. Ang original na sulat ng Papa, saka okay, pa ako okay, maniniwala. Okay, so doon sa tanong na pauna kay Edwin, no? Yun yung ino-object mo na wala ka dong sinabi na gano'n. Bro Edwin, ano yung counter-objection mo, bro? Sige, next question ako, Mr. Moderator. Sige, next question. 1 minute and 40 seconds na lang ito, bro. Okay, proceed, thank bro. You. Mr. Jando, hindi mo sinasagot dahil ba sa ito'y tama o mali? Hindi ko sinasagot dahil mali. Mali dahil wala kang original na kopya. Wala kang original na kopya. Okay. Maglabas mo ng original na kopya, baka maniwala pa ako. Next question. Sige. Anong dokument, sino ngayon ang saksi mo na nagpapatunay para may saksi ka na mali edited ang mga dokumento namin? Meron o wala o sarili mo lang? Ang mismong Catholic dogma namin dahil wala kaming... Mr. Moderator, objection. Time stop. Objection. Wait lang bro ha. Okay. So objection muna tayo ng affirmative. Ano yan bro? Ang objection ko doon, meron akong category doon eh, categorical eh. Yung pagsabi niyang mali, edited, sarili lang niya lang ba o mayroon siyang saksi? Okay, so
nag-require ka bro Edwin no ng yung close-ended na tanong mo patungkol doon sa meron ba siyang ano ngayon bro yung meron ba siyang meron witness? Ba siyang support na bali o kaya edited ang mga dokumentong ito. Ano yung mapipiliin o sarili niya lang? Ayan. So, bro, meron ka ba daw ang witness na to support or sarili mo lang? Yan yung pagpipilian mo. Pero counter objection ka muna. Ready ka nang sumagot sa categorical or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds. Anong gagawin natin? Bro. Sasagot ako, moderator, sasagot ako. Okay, so anong sagot natin, bro? Ang saksi ko, yung mismong gumawa ng litrato. Yung naglagay ng picture, naglagay ng letra, naglittering. Siya yung saksi ko na yan ay picture edit lang ninyo. Next question. Okay, next question. Anong sinabi ng nasa picture para maging saksi mo? Anong sinabi nitong nasa picture? May sinabi o wala? Walang sinabi dyan kung sino. Ang naglagay ng litrato, ang naglagay ng letra, siya ang nag-edit at hindi niya inilabas ang tunay na original ng kanyang pinagkuhanan. Kaya hindi ko sasangayunan yan kahit balibaliktarin mo pa ang mundo. Next question. Next question. Sige, lipat tayo. Okay. Isa sa mga description ng maliit na sungay ay yung 1260 years. Saan mo ilalapat yon? Wala akong paglalapatan noon dahil wala naman doon sa Daniel 725. Time. Ay, time na. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage ng ating debate. So syempre, shoutout muna sa ating halos 80 plus live viewers. No? Dito tayo sa ating final conclusion. At again, ang pinag-usapan nila ngayon mga kapatid ay patungkol dito sa patutunayan nga ng ating affirmative na ang RCC ang tinutukoy sa Daniel 725 at ang magpapahayag ng ang unang magpapahayag ng kanyang final conclusion yung ating negative. So brother Jando Alabado ng Roman Catholic bilang negative bro, 5 minutes bro, set ko lang yung time mo. Okay, your time start now. Proceed. Okay, matagumpay ko po na napatunayan o na kontra yung kanyang istan. Dahil para siyang gumagawa ito ng Frankenstein. Ang kamay, iba may-ari, dikit. Ang ulo, iba may-ari, dikit. Ang paa, iba may-ari, dikit. Ang utak, iba may-ari, dikit. Dikit. Yun yung ginagawa ni Edel Hortaliza eh. Pero wala talaga. Isang aklat lang ang pambato ko laban sa kanya. Aklat nila mismo. Maliban na lang kung aaminin ni Edel Hortaleza na yung naging Roman Catholic Church o yung Little Horn ay ang tatag ng Panginoon. Yun. Pag inamin niya yun, malamang tutugma na sa Daniel 7:25. Kasi mismo ang kanilang aklat, The Ministry Magazine, December 1928, Volume 1, Number 12, sa page 29, She became, referring sa tatag ng Panginoong Hesukristo, She became the Roman Catholic Church. Kaya kung ang naging Roman Catholic Church ay, kung ang Roman Catholic Church ay ang Little Horn, then ang naging Roman Catholic Church, dapat sana, hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag. Sabi ng kanilang aklat just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Mm. At anong sinasabi ng The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ano sabi sa Daniel? Mauunang lalabas sa ika-apat na kaharian. Ang sampung hari. Ibig sabihin, lalabas yung sampung hari. Sa panahon ng ika-apat na kaharian, lalabas muna ang sampung hari. Paglabas ng sampung hari, saka palalabas ang Little Horn. At ang tatlong hari na nauna sa kanya, ibabagsak ng natulang Little Horn.
E ang Roman Catholic Church nagsimula, began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Maliban na lang kung ang tindig ni Little Hortaleza, lumabas ang Little Horn almost 2,000 years ago. Tutugma yun. Sabi pa ni Elie Soriano nung siya'y buhay pa, sino ba natatag ng Iglesia Katolika Romana? Hindi ko kilala ang nagtatag niya kasi hindi pa ako tao niyan. 2,000 years ago. Sabi pa ng pasugo ni Manalo, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the first century. Tapos sa kanya, lumitaw lang Little Horn 538 AD. Ay, ang layo na. Bakit? 382 AD, nag-utos si Pope Damaso kay Jerome na gumawa ng Biblia. At ang Latin Vulgate na ilabas 405 AD, the first official Bible of the Roman Catholic Church. Kung ganun pala, 405 AD, na may Roman Catholic Church na, tapos yung Little Horn 538 AD pala labas, ba nahuli? So paano mo ngayon niya ilalapat ngayon? 405 AD, nakapagpalabas ng first official Bible ang Roman Catholic Church. Tapos sa iyong referensya, ang Little Horn, na yun daw Roman Catholic Church, lumitaw 538 AD. Bagsak talaga. Kaya yung kwenta nyo sa 1260, mali lahat ng yun. Hindi napatunayan at gibang-giba. Kung titignan mo lahat ng mga anggulo, naka-focus sa isang anggulo na wala namang kasiguruhan kung yun ba talaga ang totoo. Basta yung akin, kahit sa anggulo na tingnan, logically, hindi yan tutugma sa Roman Catholic Church. 405 AD, may official Bible ng Roman Catholic Church, Latin Vulgate, ginagamit yun ng mga Sabadista ngayon. Tapos, sa iyo, tindig mo, ang Little Horn, 538 AD lang lumabas? Paano yun nag... Paano? Ilang beses lumabas sa Roman Catholic Church? Dalawa? Tatlo? Mali, 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 mali. Kaya hindi napatunayan ng kanyang paksa. Pasensya ka na talaga, Edwin. Wala kang napatunayan sa paksa mo dahil puro lang nakabatay sa private interpretation ng mga Adventist scholar na walang ibang ginawa. Siraan ng Katoliko para ang Katoliko umanib sa kanila. Walang ebidensya, guni-guni lang. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Edwill ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, thank you very much, Mr. Moderator, sa pagbibigyan sa akin ng panahon. Sinabi ni Mr. Jando, wala daw referensya. Pero ito muna ang medyo nakakatawa, mga kapatid, ah. Sabi niya, wala daw pinatay. Mr. Jando eh. Ano ba yan, Mr. Jando? Habagat o amihan? Wala daw pinatay ang Romano Katoliko. Pero bandang huli, inamin niya naman na meron ng 42 daw na pinatay. Ha? Hindi ka man makabili ng ginamos, may una mang giapon, Mr. Jando, boom! At ang states daw ang pumatay. Sino ba ang namuno sa states, mga kapatid? The Pope of Rome is head of ecclesiastical leader and political leader. King Prestian, Mr. Jando. Kaya hindi mo masabing states ang pumatay. Sino ang namuno sa states? Si Papa eh. O nga, dokumento na pumatay ang Katoliko ng 50 million martyrs. So, ito ha. Ito po ay anong aklat to? Sabi to, there were attempts to calculate the number killed by Papacy Albert Barnes in his commentary on Revelation 11:14 states, calculation more that 50 million killed by papacy in Europe. Bago sabi rito, also Haley's Bible Handbook. Haley's
Bible Handbook, sabi rito last noong 1965 na mayroong 50 million ang pinatay ng Romano Katoliko. Wala akong dokumento. Meron. Sino pumatay? States? Opo. States. Pero sino ang mahari doon? Sino ang namumuno sa states from 538 up to 1798? Mula kay Pope Vigelius. Pagkatapos ng mabunot ang tatlong sungay, Mr. Jando, Bible study na lang to. Kailan nabuwag ang Roman Empire? 476. Ngayon, mula doon, lumitaw ang malit na sungay at sa harapan ni Yaoy, ipinunot ang tatlong sungay. Sungay po, bansa din po yun, mga kapatid. Herulay, noong 496. Vandals, noong 534. Ostrogoths, 538 in the Battle of Ravenna, and after that, Pope Vigelius was seated in the throne by Belisarius. Then from 538, starting the little horn ng kanyang mapangis na kapangyarihan, mga pati, lipulin ang mga banal hanggang kailan? 1260 na mga taon, and that ended on 1798, mga kapatid, na si Berthier ay hinuli si Pope Pius VI, na history po yan, dinala sa Pransya na barefooted ayon sa history at doon kinulong at nagbigti. Bakit? Hindi kaya na siya ay hari, Diyos sa lupa, binilanggo lang ni Berthier sa utos ni Napoleon Bonaparte ng Pransya, mga kapatid. Ngayon, ito pa yung kanyang mga sinasabi, mga kapatid. Wala nang patunay, no? Okay, yung mga blasphemy, mga kapatid, na last sinasabi. Thank you. So, mga kapatid, balikan po natin yung kanyang ministry. Gamit siya ng aklat namin. Totoo, akala niya kakampi sa kanya, naging Roman Catholic Church sapagkat pinasok ng mga lubo, no? Gawa, 20-28-29, lubo. Ngayon, mga kapatid, anong history sa Roma? Rome was founded by Romulus and Remus. Sila po ay itinapon doon sa Tiber River at kinalong ng babaeng lobo, pinadidi ng lobo, mga kapatid. Kaya sila po ang lobong tinutukoy ni Pablo na bandang huli ang iglesia ay pasukin ng ganit na mga lobo. Kaya naging Roman Catholic Church sa pilitan po yun. Ngunit mayroong nalabi. Sino po yun? Silang tumutupad sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus at ito po ang mga Seventh-day Adventists, mga kapatid. Kaya time, ang Seventh-day Adventists ang siyang nalabi. Time na. Po, no, sa ito, oy, time na. Hanggang ngayon. Time na. Teka ha. Okay. Ayan. So dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventists and Roman Catholic, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. At sana wala nang rebuttal ito ha, dahil tapos na naman yung debate ninyo. So unahin natin ang ating kapatid na SDA, Bro Edwin. Pasalamat po. Okay, thank you very much Mr. Russia bilang moderator sa inyong patas na pag-moderate. At salamat din po sa ating mga kaibigan na nanonood sa ating live. At salamat din po sa kapulungan, sa grupo ng Adventist Biblical Ministry, no? Na pinangunahan po ng ating gwapong lalaking si Rocky Tulog at ang mga kasama niyan, maraming mga gwapo rito. Ako lang siguro hindi gaano, no? Yes, thank you very much sa inyong support, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa po ay marami po tayong natutunan ng mga katotohanan mula po sa debating ito. At salamat din kay Jando. Jando, marami pa tayong away. Away sa katotohanan, hindi sa puso. Kaibigan kita, Mr. Jando. At salamat sa lahat. God bless po at mabuhay po tayong lahat sa piling ng ating Panginoon. Bye-bye. Okay, at syempre, Bro Jando, pasalamat bro. Okay, thank you lahat sa mga nanood ngayon sa Russia TV. Hindi ako naka-live ngayon. Nag-record lang ako, pero yung unang parte ng record ko, nawala. Buti na lang yung streamer ko, may sariling record, pero pinamimigay ko ito sa mga kasamahan ko eh. Yung sariling record ko, yun ang nawala. Sayang, no? Pero ganun pa man, thank you. At sana, Edwell,
magpatuloy pa ngayong ating talakayan, no? At sundan po na ng ibang topic. At kung mari, meron tayong doctrinal talakayan talaga, no? Marami pa tayong pag-uusapan. At salamat sa lahat ng mga nanood sa Russia TV at bukas, malamang ngayon, napapanood na ito ngayon sa Punto por Punto YouTube channel natin. No? Thank you po. Okay, at Russia TV, gusto din mapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin o maghamon sa ating mga debatista na nandito. Nandito si Brother Edwin ng Seventh Day Adventist sa grupo ng Advent Biblical Ministry at si Jando din ng Punto por Punto. So pwede nyo akong gawing mediator kung meron kayong hamon. At actually si Pastor Rayan Puentes, Brother Jando, naghahamon sa comment na kahit sinong Punto por Punto daw ay kung pwede ba daw makadebate. So pwede natin i-arrange yan. Kahit anong topic daw, sabi ni Pastor Rayan ng Baptist. So siguro mamaya mag-usap tayo dyan. At maraming salamat din sa lahat ng nanood, lahat ng nag-comment. At suportahan nyo yung ating dito sa Punto por Punto at iba pang mga streamer nila. At saka dito din sa SDA din, yung pag-aralan natin at ano pa ba yan, yung iba dyan. So, suportahan nyo. At kahit ihuli na ninyo kami, Russia TV sa YouTube channel at sa page at group. So, yun. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.